Great morning, mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! So for today's video, mga katindahan, napakaganda ng ating pag-uusapan, napakaganda ng ating topic dahil na ito'y patungkol sa kung saan nga ba mas magandang mamili ng mga panindahan, lalo ngayon na magpapasko na, di ba? Grabe na yung hassle-bustle ng mga maninda, yan. So, saan nga ba? Taytay, Baclaran, or Divisoria? Yan. So, may isa rin na nag-comment diyan sa ating comment section. Si Pedicure Doctor, ayan, nandyan sa ating screen. Ang tanong niya ay, saan daw ba mas mura mamili ng mga paninda? Base sa experience ko, Baclaran ba, Divisoria, or Taytay? Ayan, di ba? Napakaganda ng tanong ni Madam. So, para sa akin ng mga katindahan, ang sagot ko dyan ay, depende sa pangangailangan natin. Dahil lahat yan, Baclaran, Taytay, Divisoria, lahat yan, kailangan natin yan bilang isang maninda. Kasi bakit? Dahil hindi tayo pwede mag-stick sa isang tindahan lang or sa isang lugar lang, lalo na nga kung paikot yung ating sa RTW natin, meron tayo dyan ng mga laruan na tinitinda, meron tayo mga accessories na tinitinda, mga damit, chinelas, ganyan. At kung ano-ano pa yan, hindi tayo pwedeng mag-stick lang, halimbawa sa Baclaran, doon natin lahat ng mga panindahan natin. Hindi, kasi doon tayo sa kung saan tayo mas makakamuray, di ba? Doon talagang dapat gamitin natin lahat ng source natin, lahat ng skills natin, power natin sa paghahanap ng mas murang supplier, di ba? Kagaya na lang, halimbawa, sa Baclaran, oo, maraming mura sa Baclaran, pero hindi lahat is dyan natin makikita. Kagaya, halimbawa, ng mga laruan. Kung napanood nyo na yung mga previous vlog ko, yung sa Fundidor, yan, dyan ako namimili ng mga laruan sa Divisoria kasi nga, mas mura doon yung mga laruan. Pero meron din namang laruan sa Baclaran. Pag nagmamadali ako, pag hindi ko na kayang pumunta ng Divisoria, sa Baclaran na lang ako namimili ng kahit mga laruan kasi layo noon, mga katindahan, lalo na ako uwian ako Mindoro hanggang mula Manila to province, ganyan, diba? 12 hours na biyahe. Yan. So, pag nagmamadali, hindi na kayo ng oras, Baclaran na. So, ang diferensya lang naman ng price nila is nasa 3 pesos, 5 pesos, ganun. Pero, diba, malaking bagay pa rin yun. Halimbawa, 100 pesos na laruan yung bibili mo, tapos 5 pesos yung markup. Diba, 500 din yun. Sayang pa yung 500. Pangkain mo na yun, pamasahin mo na yun. Bawa naman, ang mga kailangan natin pamilhin ay mga pantalon. Ayan, pantalon, oversized na t-shirt, chinelas, mga accessories. Ito yung mga yan. Sa Baclaran ko yan pinapamili, mga katindahan. Kasi sa Baclaran kasi talaga, marami tayong makikitang mura sa Baclaran. Kagaya ba yun nga, yung ano ba, yung pantalon. Wala namang pantalon sa Taytay. Kasi hindi nga, di ba, sa Taytay, capital garment of the Philippines, di ba? Sa Taytay, dyan yung mga patahian natin. Pero nga, may mga pantalon din naman, kaya lang, parang yung mga overruns, ganyan, yung mga medyo may price talaga. Tapos kung may mura man, hindi siya kagaya ng sa Baclaran na maibibenta mo talaga, may sasabay mo talaga sa mga competitor natin. Pero, for example, mga katindahan, so, ipita naman natin ito sa maring Taytay. Ang mga binibili namin dyan, yung mga ternuhang pang bata, simula ano yung extra small, small, medium, large, XL, 2X, 3X, hanggang sa pangmatanda na yan, alangan, pre-size, plus size, yan yung mga ganyan. Sa Taytay, napakarami yan. Kasi yung tela na ginagamit nila is yun na talaga yung bultuhan na ng mga tela na ginagamit. Lalo na yung mga cotton spandex na yan. So, talagang grabe dyan. Basta usapang cotton spandex, ganyan is dyan talaga. Ano ba, ano-ano ba yung mga tela na cotton spandex? Ayun na nga yung ternuhan, yung mga duster, malalaki, big size, plus size na mga pangbahay, pantulog na matatanda, mga shorts na basta cotton spandex, mga katindahan, dyan talaga natin yan mabibili ng murang-mura sa Taytay. Tapos, yung mga crop top, ayan, 35 natin yan makukuha sa Taytay, pero pagka sa Baclaran is 40 ang pinakamura na na crop top sa Baclaran, wala kang mabibiling 35, diba? Ayan, so kung halimbawa, bibili mo is sobrang daming mga crop top, much better na doon ka na sa Taytay mamili. Kasi kami minsan, ang pinamimili namin sa Taytay is pagpalagay na natin na hindi lang 1,000 pieces. Yung sa 1,000 pieces times 5. Oh, tinayos ko pa. 5,000.
Ayoko lang mag-ano. Ayan, so 1,000 pieces yung pamimili natin na item sa Taytay. Diba, 5,000 agad yung natipid natin. And kung hindi na lang ganun karami yung pamimili mo, kagaya kami, talagang sulit-sulit talaga kapag nag-Taytay kami. Dahil unang-una, napakahirap ng ano, ng mode of, ano ba yung mode of travel. Yung pag-ano natin, yung pag pagpunta doon, napakahirap, lalo na kung hindi naman tayo taga roon. Kahit sabihin natin, dyan lang tayo manggagaling sa Cubao. Ay, Diyos ko, no. Grabe, napakahirap. Ang sobrang traffic, ganyan. Diyos, buhat-buhat ka, ganyan. Kaya kami, maramihan kami mamili doon doon sa Cusaco, ganyan. Para pagtapos namin mamili, ibubuk lang namin siya sa lalamoy, papunta doon sa tracking, sa Divisoria or Baclaran. Tapos yun na, di ba, walang kahirap-hirap, ganyan. Imagine yung 50,000. For example, lang 50,000 yung budget mo doon sa Taytay. Pag puro ganun yung pamimili mo, doon ka na, diba? Basta mga ano nga, yung pamimili mo yun nga, yung mga pambata, leggings, yung mga short na pwede mo pantatong isang daan, square pants, yan, yung mga yan na pagandahan. Pag yun ang pamimili mo, ay, huwag ka na magdalawang isip, itay-tay mo yan. Ay, sobrang mura talaga. Okay. Pero nga, kung ang bibili mo may ibang mga tele, mga imported, yung parang mga China product, mga ini-import, much better ka talaga. Huwag ka na magdalawang isip. Ibaklaran mo yan. Dahil dyan talaga yung mga bundle-bundle, wholesaler, yan. Kung halimbawa, ang pamimili mo yung mga t-shirt na hindi cotton is spandex. Iba yung cotton siya talaga. May manipis, may makapal, may mga boots, ganyan. Ibaklaran mo yan. Kagaya ngayon, magpapasko, hindi ka naman pwede ang paninda mo. Puro, ano, puro cotton spandex lang yung kailangan mo murahin. Hindi pwede. Kailangan meron kang mga ganyan. Mga boots. Mayroon kang mga ternuhan na kakaiba, mga bata, may mga oversize ka na magaganda, yan, yun yung mga katanggap, diba? Tapos, ayun nga, balik tayo kay Kumaring Divisoria. Hindi lang basta laruan yung pwede natin mabili mura kay Divisoria. Diyan din kami namimili ng mga plasticware, diba? Mga, yung mga babasagin, mga ceramic plates, ceramic cup, mga ganyan, mga melamine ware. Ayan, so sa Divisoria kasi sa Baclaran, konti lang yung mga nagtitinda ng ano doon, ng mga plastic ware. Kaya parang medyo mahal talaga yung ano sa Baclaran. O, diba? So, hindi kasi natin pwedeng ipag-compare yung ano, yung mga kagandahan ng bawat isa. May kanya-kanya silang power, may kanya-kanya silang magic, mga katinda. May kanya-kanya silang mga surprising mga presyo na hindi natin pwedeng i-ano lang doon sa isang supplier, diba? Ano mga katindan, para lang yung ano eh. Bawa dyan sa lugar mo, ang tindahan mo, grocery store. Pag namili ka doon sa isang supermarket or doon sa isang supplier mo, di ba? Paminsan-minsan, hindi lang tayo dyan bumibili yung mga malalaking jeteria or yung mga diaper, napkin, ganyan. Eh, alam mong mas mura dito sa kabilang store. Eh, dito, ang pamimili mo lang dito is yung mga alam mong mas mura. Tapos, doon ka naman sa iba, bibili mo yung mga liquor mo, yung cigarettes mo na binibenta, ganyan. Hindi mo rin din bibilihin. Sa iba mo rin supplier bibilihin, di ba? Kasi ako mismo dito nga, base sa experience ko dito, dahil nga meron kami mga ganun, mga malisaya, kape, ganyan. Dito ko sa store na binibili, tapos meron din dun sila nung mga ano, nung mga ibang item. Hindi ko dun binibili kasi alam ko mas mura dito sa kabila. May deliver tayo ng kape, pakita mo. Di ba? Sino nag-deliver? Hi, Mawel. Hi ka. Hi. Ay, deliver ng kape. Eh, mga katindan, kasi nag-start ako mag-video 5:51 a.m. yan, nilis ako. 5:51. Kasi nga wala na kami. Ha? Wala. Oo, pagkakas mo na. Ako na mag-ana ng lock. Kasi mga katindan, sobrang busy kami dito. Walang ano, wala kami halos pahinga. Pag-busy mo siya umaga, pagbukas, rat-rata na yan hanggang maghapon. Hindi lang ha, maghapon hanggang gabi. Alas minsan, alas 8 na kami nakakasara. Lampas na. Buti na lang kagabi, before 7, nakapagsara kami dahil walang masyadong tao. Naku, pero grabe, habang walang masyadong tao, inaano talaga namin yung time dito na makapag-set up ng maganda-ganda. Oh my God, diba? Hindi natin pwedeng ipagkumpara talaga yung kung saan tayo pwedeng mamili. Hindi tayo pwedeng mag-stick to one. Diba? Dahil even yung ano, yung halimbawa sa Chinelas, sa Baclaran, dito ako sa store na to namimili. Pero yung ibang item, naghahanap pa rin talaga ako saan yung merong mas imumura pa para dun ako mamimili. Diba? Anong pala man? Ayan, may isa pang biyaya.
O, may palaman na yan. O, di ba? Taray. Pakita ka din. Kasi nag-deliver. Oh. Di ba? Uy, kayo ay. Iba dito, o palaman. Apat. Di ba? Saya-saya. Yan. Kaya naman mga katindahan, yan ay base sa experience ko ha. At for sure naman, is base na rin yan sa mga nakararami, lalo na yung mga mga maninindi na talaga. Pero napakagandang tanong nito para lalo na doon sa mga mag-i-start pa lang or 'di ba, sa mga gustong makahanap ng mga supplier, yeah, mga ganyan, 'di ba? Ganun ang gagawin natin. Hindi tayo mag-i-stick sa isang supplier lang. I mean, sa isang lugar lang matter ka tayo ng mababaklaran. Syempre, talang hanggang, syempre, sobrang dami ng mga supplier dyan, mga supplier dyan. Pero yun na, meron pa tayo ng baklaran, meron pa tayo ng divisoria, tay-tay, and meron pa bukod dyan, marami, marami yan. So, gagalingan lang natin sa paghanap ng source. Di ba? Ayan. Para doon sa mga gustong mag-start ng RTW, yung mga katindahan na yan, it's never too late, di ba? Meron pa tayong 5 days, kayang-kaya habol na habol pa yan sa ano sa bentahan kasi ano eh. Sa ngayon wala pa na naman namimili. Pagdating yan ng 23, 24, 25, ayan na diyan nalalabas na ang ay disco. Ang kasiyahan ng mga maninindi diba? Kasi maraming pera. Yun, Madam Pedicure Doctor. Sana naman ay nasagot kong iyong katanungan at maraming salamat sa iyong compliment. Nasagot ko naman yung tanong niya ni Madam sa comment section pero nag-reply pa siya ng malaking tulong daw itong ating video, mga vlogs natin yan. So maraming maraming salamat mga katindahan sa inyong palaging panonood. Hanggang dito na lang muna itong ating video. Thanks for watching. Happy selling! Bye!